Okay, are we all excited with the Word of God? Sa mga nakaraang linggo ay nakapakinig po tayo ng pagtuturo to sa Luke chapter 15 tungkol po sa buhay ng mga anak. Okay? And I know na lahat po tayo ay nakapakinig, narinig po natin, naunawaan natin kung anong uri ng mga anak, yun pong kwento ng chapter 15 of Luke. Meron pong dalawang uri ng anak. Yung isang anak, yung bunsong anak, ay di pa namamatay yung kanyang tatay, kinuha na niya yung kanyang share. At siya po ay umalis sa bahay. Okay? At ang anak po nito ay yung pong tinatawag na maginoo pero medyo bastos. Okay. At siya po ay nagpakalayo-layo at ang sabi po ng balala kasulatan, nagkaroon ng matinding hirap o paghihirap ng panahon, taggutom. At nung naubos ang lahat ng kanyang mga kinuhang kayamanan sa tatay niya, ay namasukan na po siya bilang katulong doon po sa lugar na kanyang pinuntahan. Pero kahit papano, nagdesisyon na siya po'y bumalik at mag-sorry sa tatay niya at nagkasala siya sa langit at hindi na po kinakailangang tanggapin bilang anak, kundi siya po ay babalik sa kanyang ama para maging katulong na lang. Okay. Pero bago pa man po nangyari, yon pong pagsasabi niya na siya ay maging katulong na lamang, tinanggap siya ng kanyang tatay. Dumating yung panganay na anak, at yun pong panganay na anak nagulat dahil merong kasiyahan sa kanila pong tahanan. Nung siya po ay nagtanong, anong meron? Dumating ang iyong kapatid, at dahil dito pinakatay ng iyong ama ang pinakamatabang baka, at nagsiselebrate ngayon. At yung pong panganay na anak ay nagtampo, sumama ang loob, lumapit sa tatay niya, itong anak mo na ito, na maginoo at medyo bastos. Kinuha niya ang lahat ng kanyang bahagi, nilustay, ang lahat ng kayamanan na kinuha niya sa iyo, pagkatapos nung bumalik, nagdiwang ka pa. Samantalang ako, pinaglingkuran kita. Pero ni maliit na kambing ay hindi ka nagbigay para mag-celebrate kami ng aking mga kaibigan. Okay. So, ito pong panganay na anak ay bitter. Okay. He's not the better child but a bitter child. Pero sabi po nung ama, alam mo anak, lahat ng akin ay sayo. Kung ano ang meron ako ay sayo. Alam niyo mga kapatid, dalawang anak na mukhang hindi po nila alam ang kanila pang role bilang isang anak. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw, anak ka din. Sabi mo sa kanya, anak ka din. Huwag mo nang tugtungan, baka iba puntahan. Pero nakakalungkot, minsan ay tayo ng mga anak, kadalasan hindi ho natin alam i-position ng mga sarili natin sa pagiging anak po natin. Amen. Minsan sa bahay ay mga para po tayong mga strangers sa atin pong sariling bahay. Can I hear amen? Minsan hindi lang mga anak eh. Minsan may mga magulang hindi na nila alam ang role nila sa bahay. Kung nanadagi dyan na dadumang naganak, apa yung panagkitkita yung kanyak? Tagabo? Alam niyo, tagabo? Utusan? And you know, even to us children, ng member ng isang family, madalas ay hindi po natin alam yun pong role natin sa bahay. Kaya minsan ay dun ho nagkakaroon ng problema. Parang yung panganay na anak, di po ba? He was with his father sa matagal na panahon. Kaya sabi niya, naging tapat ako sa iyo, pinaglingkuran kita, lahat ng gusto mo, ginawa ko.
But at the end, mukhang hindi po niya alam yun pong kanyang privilege bilang isang anak. Sabi po niya dun sa kanyang kwento sa Luke chapter 15, di mo man lang ako binigyan ng maliit na kambing para naman mag-celebrate kami. Pero nung dumating yung anak mo, pinagkatay mo pa ng baka. Minsan, hindi niya alam na pati yung buong kural pala ay sa kanya. Romans chapter 8, and let's start reading from verse 14 up to verse 17. Let's open our Bibles in Romans chapter 8, verses 14 hanggang po sa verse 17. Okay, nakita na po ba natin? Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Because those who are led by the Spirit of God are... Can we read it again? Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Sabihin nga po natin, sons of God. Verse 15. For you did not receive a spirit that makes you slave again to fear, but you received the spirit of sonship. And by him we cry, Abba, Father. In verse 16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. And then verse 17, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po'y manalangin, Lord, may you bless your word today and may you bless, O God, our hearts as we receive your word. We offer you, Panginoon, ang aming mga buhay. Gawin mo kami, Panginoon, na malinis na sisidlan ng iyong divine rema today, O God, so that we will receive your word and that your word, O God, will accomplish great things, O God, in our lives. For this is your promise, that your word will never return to you void, but it will accomplish great things, Lord, to whom you have sent it. We believe na sa araw na ito, Panginoon, meron kang gagawing magagandang bagay sa buhay ng bawat isa, maging sa lahat, Panginoon, na nanonood sa kanila pong mga tahanan. May you bless us all, O God. And Lord, we believe that today is a very special day for your people. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Binigyan ho natin ang title and topic po nito, Privileges of Being a Child of God. Ano po ba yung mga privilege na ito bilang mga anak ng Panginoon? Nandun ho ako sa Libag, kasama ko po yung aking bunsong anak, si Nem. At galing po siya ng bakasyon. Nag-stay po siya ng Solana for 1 week. So sa buong panahon na wala po siya ay may kasama po kong isang bata. So we enjoyed. Pero nung dumating siya, marami po kaming naging istorya. Masaya, malungkot, meron pong nangyaring paluan. And then after that, nung bumalik po ako ay meron pong nangyaring, alam mo yun, yung pagbabalik ng anak sa kanyang ama. Nung mga 5 o'clock, nagkaroon ng parusahan. Okay? At halos sumambog po ako sa galit at naparusahan ko po siya. Pero anong 7 o'clock at 9 o'clock matutulog na po kami, ay bumalik po kami doon sa kilitian at tawanan at pagkatapos natulog po kami. At nung madaling araw, nagulat po kami, halos magkapalit po yung mukha namin dalawa dahil magkatabi po kami matulog.
Kaya po nagawa ko itong topic po na ito. The privilege of being a child of God. Yun pong bunso ko, si Nem, ay hindi ko po siya kaapilyido. Madalas tinatanong sa akin, kapag madalas pong nababanggit, kung sino pa yung hindi tunay, ay siya pa yung makapag-claim ng matindi. At yan ho yung drama ni Claire. No sino pa iti hamat ng agpaiso, kunam lang no iso na ti agpaiso. Okay. At hindi ko po siya masagot-sagot dahil, alam mo yun, meron kasing itinuturo sa akin. Ako man din ang nagtataka, kung sino pa yung hindi totoo ay pagka magkapag-claim, pati si Claire ayaw niyang tumabi sa akin. At kung maririnig po ninyo kung paano siya tatawag sa akin ngayon at kay Claire, daddy ko, masyadong possessive, mami ko, so grabe yung kanya pong pagkiklaim. Dumating po yung aking mga kapatid, yung aking pong mga kapatid, yung mga alaskador kasi yan eh. So, nung tiningnan po kami, lalo na matagal po siyang, naggaling yata sa swimming, so nangitim siya. So talagang, tinitingnan po kaming dalawa. Sabi nung kapatid ko, Dan, magkamukhang magkamukha na kayo. Sabi ko, wow, sonship. Parang tayo sa Panginoon. Yung mga taga-Israel, sila po yung mga tunay na anak. Pero nung tayo po ay naging adopted children of God, binigyan po tayo ng mga privileges. At alam niyo mga kapatid, sa araw po nito gusto ko pong sabihin sa ating lahat, tayo ay mga adopted children of God. But our adoption na sinasabi po ng Bible ay hindi lamang sa papel, kundi ito po ay tinanggap natin sa Espiritu po natin. That according to Romans chapter 8, even the very Spirit of God testifies about our adoption. Pero sa Luke chapter 15, makita po natin ang nangyari, mga tunay na anak, pero mukhang hindi po nila naiintindihan yung kanila pong mga privileges bilang mga anak ng Diyos. And that is the very problem today why a lot of Christians are suffering in their Christian life. Meron pong dryness sa kanila pong Christian life because of their ignorance sa kanila pong mga privileges bilang anak. Are you with me? Kaya nga po, dun sa istorya namin ni Nem, kung siya po ay makapag-claim ng pagiging anak, sabi ko, wow, grabe. Hindi lamang sa pakikitabi sa higaan, kundi maging sa benepisyo ng pagiging anak kung mag-claim siya ibang klase. Pero alam nyo, nung nandun po ako, pinag-iisipan ko, tinitingnan ko po yung kanyang istorya. Sabi ko, itong-ito yung Romans chapter 8. Can I hear amen? And so today, gusto ko po lamang tingnan natin sumandali yung verse 14 ng Romans chapter 8. Can we read it again? Those who are led by the Spirit of God are sons of God. Kailan naganap o kailan po nangyari ang pagiging anak ng Diyos po natin? According to John chapter 1 verse 12, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay po natin, sa puso po natin, God already had given us the right to be called sons of God. At dun po nag-umpisa yung ating tinatawag na born again experience. And now, we are children of God.
And as children of God, ang sabi po ng Bible, ay makikita ito when we are already led by the Spirit of God. So paano po ba natin malalaman na tayo ay mga anak nga ng Diyos? Sabi po ng Bible, kapag tayo po ay pinangungunahan na ng Espiritu Santo ng Panginoon, kaya yun ang patunay na tayo ay anak ng Diyos. It is a privilege na ibinigay po ng Panginoon. Isipin mo, tayo na mga hindi naman sana karapat dapat na maging anak ng Diyos, naging anak tayo ng Panginoon, at ngayon, we are led by the Spirit of God. E nung panahon, bago po tayo na born again eh, ano po ba yung nagli-lead sa atin? Galit? Tampo? Sama ng loob? Anong uri ng Espiritu? Espiritu ng alak? Espiritu ng droga? Anong Espiritu pa? But when we have that encounter with the Lord, tayo po'y lumapit sa Panginoon at nagsisi sa lahat natin pong mga kasalanan, napatawad po tayo. Okay? Hindi po tayo kinwestiyon ng Panginoon, but He gave us the right to be called sons of God. And now, dahil tayo po ay mga anak na ng Panginoon, pinangungunahan na tayo ng Espiritu ng Panginoon. Now in verse 15, ano po ba sabi ng Bible? You did not receive a spirit that makes you slave again to fear, but you received the spirit of sonship. Dito po tayo ngayon mag-uumpisa doon sa privilege number one ng pagiging anak ng Panginoon po natin. Tinanggap po natin ang privilege number one, your security. Sabihin nga po natin, security. Hindi mo na kinakailangang ma-insecure. But as sons and daughters of God, we are secured. Sabi mo nga sa katabi mo, secured ka na. Walang makapaghihiwalay sa'yo sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa mundong ito, dumating man ang Delta variant, we have the security dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Can I hear amen? Bumagsak man ang ekonomiya, secured po tayo. Iwanan man po tayo ng lahat, we are secured because God had given us that security. Amen. Ano po ba ang dapat nating ikatakot? Meron bang mga bagay na po pwedeng magbigay ng takot sa atin? Siguro ang isang bagay na nakakatakot sa buhay Kristiyano ay yung tayo po ay mawala sa presensya ng Panginoon at wala na. But kung sasabihin po natin na yung problema sa pananalapi, problema sa kalusugan, o kahit na anong uri ng problema ang iisipin po natin na katatakutan po natin, according to the Bible, because we are children of God, the Spirit of God is already, yung Espiritu ng Panginoon, sabi po doon, we are led by the Spirit. Can I hear amen? Sabi nga po natin sa sarili natin, I am led by the Spirit of God. Alam niyo po ba yung Espiritu ng Panginoon? Hindi kanya idadaan sa kapahamakan. But the Spirit of God knows everything. Amen? And because of that Spirit, in verse 14, ngayon, ang sabi po ng Bible, we are not to fear. Why? But we need to enjoy our sonship. That is point number one. Yun po yung security na meron po tayo. Huwag tayong matakot sa anumang mga bagay. Meron po akong nabasang write-up. Meron pong nag-declare na darating na daw si Jesus, katapusan na daw po ng mundo sa December 25.
Ngayon, nagkakagulo ang marami kahit po body of Christ dahil ito na daw po ang umpisa ng tribulation. Na ang vaccine ay tatakan na daw po ng 666. And this is not our stand. I'm telling you, brothers and sisters. We are not to fear, but we need to enjoy sonship. Can I hear amen? Habang lahat ay nagkakagulo, habang lahat ay natatakot, habang lahat ay natataranta, as children of God, we need to enjoy our sonship. Pumunta po ako sa Apayaw the other week at napakalaking issue po nito pong vaccine na ito. Dahil ang sabi po ng marami pong mga churches ngayon, marami pong mga pastors ngayon, they are against the vaccine dahil ang vaccine daw, babaguhin niya ang DNA ng tao. Ang vaccine daw ay, alam nyo, ito na daw po yung tatak ng 666. At marami pong nagtanong sa akin, Pastor, ito na ba ang katapusan ng mundo? Sabi ko, not even the angels knows yung katapusan ng mundo. Ang alam ko, pagdating ng tatakan ng 666, ang tatak ng 666 ay ilalagay sa noo o kaya dito. Wala naman yatang vaccine sa noo. Huwag na lang natin gamitin ang napakalalim na interpretation ng Biblia, common sense na lang ang gamitin natin. Ang tatak, ang vaccine po nito ay hindi sa tungo nilalagay. At hindi rin po sa kamay. Kundi nilalagay po doon sa talagang, di po ba? Alam naman ho natin yan. Ibig bang sabihin kapag ka ikaw ay navaksinan, hindi ka anak ng Diyos? Alam nyo, nakakalungkot. Dahil maging sa mga tinawag ng Panginoon, nagkakaroon ho ng kaguluhan ngayon sa sobrang takot. Ayaw daw pong magpavaksin ng iba, baka ito yung mag-disqualify sa kanila sa pagpasok ng langit. I'm telling you the truth, kahit ilang vaccine pa ang tatakabin mo, so long that you don't renounce Jesus, your belief as a Christian, hindi ka mawawala sa presensya ng Panginoon. So my encouragement, 611 people, magpa-vaccine po kayo kung merong available. Can I hear amen? Kung yung sabi po ng iba, kasi mababago na daw po yung DNA natin pag nagpa-vaccine, hindi po ito totoo. Today, we are not to fear anything. Can I hear amen? But we need to enjoy sonship. Pastor, marami daw pong namatay sa vaccine. Kahit nung walang vaccine, maraming namamatay. Di po ba? Ngayon, na-divide ang body of Christ. Inuulan po ako ng maraming mga komento dahil, you know, we encourage our people na magpa-vaccine. Wala daw akong stand as a pastor, as a Christian. Sabi ko, this is our stand. Ano po ba sabi ng Mark chapter 16? As children of God, this sign shall follow them. We can cast out demons. Can I hear amen? At ang sinasabi po doon, kahit makainom ka ng lason ay hindi ka mamamatay. Ano po bang interpretation doon? Kahit ano pang lason ang ilagay po sa atin, hindi po makapananaig sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Can I hear amen? So sabi mo sa katabi mo, enjoy your sonship. Ngayon, natataranta po ang lahat. Ano nang gagawin natin? Alam nyo, bago po dumating ang 666, meron po munang rapture of the church. This is our position as a Christian, believing ng tinatawag po natin na pre-tribulation po ang ating stand. Before the 666 will come, bago merong tatakan, lahat po ng mga tunay na anak ng Panginoon, mararapture muna dadalin sa langit.
Are you with me? Kaya nga po, ang vaccine po na ito, hindi po ito tatakan ng 666. Kasi nandito pa lamang tayo sa lupa. Pero lang, kung nauna na yung iba, mukhang makasalanan tayo at naiwan tayo. But I don't believe. Brothers and sisters, sa inyong lahat, every 611 member, I want to encourage everyone. Sa mga panahon po nito, i-overcome po natin ang spirit of fear sapagkat ang fear po nito hindi nang galing sa Panginoon. But we need to enjoy our sonship kahit pa sa crisis po nito. Believe that the sonship na tinanggap po natin sa Panginoon, we have that security. And that is our privilege na tinanggap po natin sa Panginoon. Alam nyo, ang mga anak, meron po tayong special na favor na tinanggap sa Panginoon. Hindi katulad ng mga empleyado lamang, hindi katulad ng mga servant. They basically obey out of fear. Baka sila po ay mapunish kung hindi makasunod. Baka mawalan ng trabaho. But you know, as a child, tayo na mga tinawag na mga anak, tayo na nakakaalam ng child and parent relationship, alam na alam po natin ang position po natin sa atin pong Diyos Ama. And that sonship na tinanggap po natin, more than enough to believe that we have that security na kahit ano pong mangyari sa mga panahon po nito, dahil tayo ay anak ng Panginoon, walang makapananaig na gawa ng kaaway sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Sabihin nga po natin, secured. Magbangga na po mga planeta, hindi mo kinakailangang matakot sapagkat anak ka ng Panginoon. Can I hear amen? For you did not receive a spirit that makes you slave again to fear, but we receive the spirit of sonship. Sabihin nga po natin, spirit of sonship. Kung minsan ay hindi po maunawaan ng iba yung tinatawag po na sonship. Dahil ang interpretation ng iba, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ay hindi ka na dapat mahirap, hindi ka na dapat naghihirap. But I'm telling you, sonship is in the spirit. Can I hear amen? Ang debate po ng mundo sa mga panahon na ito kung bakit ayaw po nilang lumapit sa Panginoon, bakit naman ako lalapit? Mas maganda nga ang buhay ko kaysa sa inyo. Dahil ang kanila pong mga nakikita, yung pong mga material na bagay. But it does not mean to say na tayo na kahit po salat sa kayamanan sa mga panahon na ito, hindi po tayo anak ng Diyos. But we are children of God in the Spirit. Can I hear amen? Sabihin mo ng iba na bakit ang buhay ay parang ang hirap, kung talagang anak ka ng Panginoon, bakit pa rin tayo nahihirapan? But you know, if we believe in the Spirit of God and we have the Spirit of God and we receive the Spirit of Sonship, in the Spirit, we are children of God. Sabihin nga po natin, in the Spirit. Say it again, in the Spirit. Nasaan ang kasulatan na anak ka nga ng Diyos? Of course, we can show some parts of the Bible na nagsasabi, John chapter 1 verse 12, that we are child of God. But you know, ang atin pong dapat paniwalaan sa mga panahon po nito, in the Spirit, we are a child of God. According to Romans chapter 8. So we are secured on this. And then number two, ang sabi po ng Bible, we have received the spirit of sonship and by Him we can cry, Abba Father. We did not receive the spirit that make us a slave again to fear, but we have received the spirit of sonship.
Number two, in your notes nilagay po natin doon na privilege is our authority. Sabihin nga po natin, authority. Dahil ikaw ay anak ng Panginoon, meron kang authority. We have the status not a slave but a son. Ito po yung status ng bawat sa atin, hindi po tayo slave. Minsan nakakalungkot. Ang alam po ng marami, kapag tayo naglingkod sa Panginoon, tayo ay alipin ng Diyos. Kaya nga pag sila'y sumunod sa Panginoon, sumusunod sila sa Panginoon, hindi bilang anak, kundi sumusunod sila as a slave. Marami pong mga misinterpretation sa buhay Kristiyano ng tao. Bakit maraming pumupunta sa simbahan pagka Sunday? Kasi ayaw nilang parusahan sila ng Panginoon. Pero alam mo, pumupunta tayo sa church every Sunday dahil gusto nating makipag-fellowship sa ating Ama. Can I hear amen? Hindi po yung interpretation na pupunta ako sa church kasi baka hindi ako i-bless ng Panginoon sa buong isang linggo. Bakit tayo nagbibigay ng tithes sa Panginoon? Kasi baka hindi i-bless ng Lord ang lahat ng aking mga gagawin. Do meron pong ganong sinasabi po ng Bible, we are giving our tithes, it's not because we are fearful dun sa curse ng disobedience. Tayo po ay nagbibigay sa Panginoon dahil as a child of God, we need to honor our Father. Can I hear amen? God had given us the authority. Sabi nga po natin authority. And as a son, kinakailangan po mahalin natin ang ating ama bilang anak at hindi po tayo slave sa bahay po natin. Slaves have no authority. They can only do things that are, you know, kung ano sinabi sa kanila, yun lang ang kanilang gagawin. Ito po yung problema sa bahay. Marami pong mga anak, ang akala po nila, sila po ay mga katulong sa bahay nila. Sa dami ng trabaho, sa dami ng ginagawa. Kaya kapag ka wala po yung mga magulang nila, tuwan-tuwa sila, fiesta. Awanti gibaun. Okay? Bumangon tayo, intuno kayat tayo, mangan tayo, intuno kayat tayo, aginnaw tayo, intuno kayat tayo, aginnaw tayo, intuno awanin, tikplato doon sa lalagyan. Okay. At may mga nag-aaway-away po ng mga magkakapatid sapagkat feeling po nung ilan, sila po ay hindi anak kundi katulong sa bahay. Do you get my point? And you know, I'm telling you, marami pong mga tahanan ngayon hindi po healthy sapagkat maraming mga anak, they don't have the authority. They don't feel yung kanila pong pagiging anak. Para wala silang authority. Pero yung bunso ko, hindi po pwedeng, hindi niya i-exercise yung kanyang authority. Mami, gusto ko nito ulam ko. Pag pinapatay yung TV, sabi niya, eh hindi pa naman 9 o'clock eh. Minsan, nakakapikon. Pero dapat mong maintindihan, as an, bilang anak, alam mo yun, ine-exercise din nila yung kanilang authority. Do you get my point? Pinag-aralan po sa Bible school yan eh. Yung bilang mga anak po kasi ay, para hindi po tayo mapagalitan, hindi lang tayo umiimik. Okay? Sinusuppress natin yung mga sarili natin. But in your mind, meron kang question, meron kang tampo, meron kang galit sa mga magulang mo. But you know, real sons and daughters, meron po tayong authority. Are you with me? Can I hear amen? May pagkain sa ref. Nilagay ng nanay mo. Alam mo naman na sa inyong pamilya yon. Alam mo, as a child, minsan hindi na tayo nagpapaalam eh, di ba? Kasi alam mo, binili ng nanay mo yun para sa'yo.
Madalas ko pong sinasabi ito, marami pong mga anak ganito. Ma, pwede ba akong kumain nung pagkain na nasa ref? Ma, pwede ba akong mahiga dun sa kama? Pwede ba maupo sa sopa? Pwede ba akong magbukas ng TV? Minsan, pag ganyan na ho tayo, na mga ganyan ho tayo itsura natin bilang mga anak, magtataka na po yung nanay natin. Baka nasapian tayo ng espiritu ng kapitbahay. Anya mapaspasama king ka? Di ba? Pwede ko bang gamitin yung damit ko na ganito? Pwede ko bang laruin yung mga laruan ko? Minsan may mga magulang po kasi na ganyan, nagbigay ng regalo sa anak. Abay, noon nilaro, anak, dahan-dahan, baka masira. Ay, noon nag-enjoy, tinatanggal yung mga parts, ano? Kukunin yung laruan. Anak, wag, hindi na muna, ilagay muna natin yan, baka masira. Wag ka na lang sanang bumili. Yung mga anak, bigyan ng pagkakataon na i-exercise nila yung authority nila. Can I hear amen? E minsan, ganyan ho tayo sa ama natin, Lord, kalooban mo ba na papasa ako sa exam? Panginoon, kalooban mo ba na makapag-asawa pa ako? E sabi ng Bible, it's not good to be alone. Minsan, kahit sa prayer po natin, alipin po tayo. Can I hear amen? Lord, kalooban mo ba na gumaling ako? Kung hindi mo po kalooban, Panginoon, I submit to your will. Into your hands, I commit my spirit. Namatay tuloy. E pwede mo namang i-claim the gift of life. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, anak ka. Sabi mo sa katabi mo, may authority ka. Can I hear amen? Amen. Can I hear amen? Amen? In the cross, sabi po ng Bible, tinanggap na natin ang ating kagalingan 2,000 years ago. It is our role, authority po natin, na kunin yung healing na tinanggap po natin 2,000 years ago. It's our authority. Amen. We are blessed 2,000 years ago, authority mong kunin yon. Why? You are not a slave, but you are a son. Children do have authority in the house. Meron po tayong authority sa loob ng tahanan natin. Amen? Minsan may mga ginagawa yung mga anak natin. Binilan mo sila ng tinapay. Di ba? Binilan mo sila ng tinapay. Pagkatapos, iniisip mo na ikaw na nagbigay, baon niya yon sa buong isang linggo. Pero yung anak mo, kinuha yung tinapay, yung isang box. Pagkatapos, pinamudmud sa mga kasambahay. Ganyan si Asko minsan eh. You want? Can get? Tayo naman ang mga magulang, ano, tanong natin, apay, politiko ka? Ba't ka namimigay? Di ba? Kasi alam mo, para sa kanya yan eh. Pero alam mo, minsan i-exercise nila yung authority nila. Tapos pag naging madamot yung anak natin, bakit hindi ka namimigay? Ano ba talaga, kuya? Sabi nga po natin, authority. Say an authority. Now, we are a child of God. Magsasaya tayo sa bahay ng Ama. I-enjoy natin kung ano meron sa bahay ng ating Ama. That is our authority. Di mo man lang ako binigyan ng maliit na kambing. Pwede bang katayin ng maliit na kambing? Di mo man lang ako binigyan ng kambing, di mo man lang ako binigyan ng karapatan para mag-enjoy. Alam mo yung panganay na anak, mukhang hindi niya alam yung kanyang role. Eh pwede naman palang mag-enjoy sa bahay ng kanyang ama.
Pwede naman palang kumuha nung mga alagang hayop ng kanyang ama. Bakit ganito ang attitude ng elder son? Because of his ignorance sa kanya pong privilege bilang anak. And you know, a lot of Christians today, they are suffering because of their ignorance of being a child of God. Madalas, alam mo, ako may problema din ganyan. Sinasabi po ni Pastor Joshua sa akin pag nasa Hong Kong ako, lahat ng akin sa'yo. Lahat ng pag-aari ng 611 sa'yo. Eh siyempre, tayo mga Pilipino, mahihayin eh, di ba? Pag pumasok po ako sa office, sabi nila sa akin, okay, Pastor Danny, we are on the way. Pumasok ka muna sa ganitong room and wait for us. So, pumasok po ako doon, init-init. Eh siyempre, walang bukas na. Nahiya naman ako magbukas ng aircon kasi sa atin, pag hindi ka pinagbuksan ng aircon, huwag kang magbubukas. Diba? So, naupo po ako sa sofa. Yung sofa, leather, ang init sa likod. Hindi po ako nagbukas. Pati ilaw, hindi ko binuksan. Dahil may pagpasok po ni Ruby, hey, what are you doing? Ba't di ka nag-on ng aircon? Sabi, alam mo kung ano sinagot ko? Hindi ko alam kung saan ang switch eh. Okay, come. Sabi niya, ito lang yung gagawin mo. Pindot mo lang yan. Okay na yan. So, minsan, nasa pagkain po kami. So, di, siyempre tayo, sanay ho tayo sa kutsara eh. Tsaka yung serving spoon. Sa kanila yung iniipit eh. Di, naghihintay ako kasi sanay ako kapag kumakain po kami katabi ko si Claire, eh, magaling mangipit yan eh. So, ang hirap kong kumuha. So, di, siyempre, hindi ako makakain. Eh, alam naman nila yung capacity ko. So, alam nila na hindi normal yung aking pagkain. Ano sabi ni Joshua sa akin? You know, kapag hindi ka marunong gumamit nito, you can ask yung waiter na bigyan ka ng spoon para makakain ka. You know, you are in Hong Kong. We are the boss in Hong Kong and you are the boss in Hong Kong. Minsan hindi ko po maintindihan. Dahil po doon sa ugaling Pilipino. Pero madalas sinasabi niya sa akin, you are a son. Kung ano meron ako, sa'yo yan. Ang 611, sa'yo yan. Ang tagal na panahon na natutunan ko po yan. Dahil sa hiya. At madalas sinasabi niya sa akin, you know, you Filipinos, this is your mentality. Akala ho natin maginoo po tayo. Pero minsan sa pagiging maginoo po natin, nagiging slave po tayo. Hindi natin na-enjoy yung ating karapatan. Do you get my point? Sabi ni Joshua sa akin, tell me your needs. Eh syempre, ta sa atin, di ba? Nag-pray na tayo kay Lord, i-reveal mo sa kanya ang pangangailangan natin. Eh ang mga ama, mga kapatid, ang mga ama natin, hindi po sila Holy Spirit that they know everything. You need to tell them your needs. At alam nyo mga kapatid, yan ho ngayon yung problema. Privilege number 3, in your notes nilagay ko po dyan, is intimacy. Sabi po ng verse 15, the Spirit of God, the Spirit of Sonship, and by Him we can cry, Abba Father. Minsan ay sa bahay po natin, hindi po tayo ganun ka-intimate sa mga magulang natin. Kaya hindi po tayo nakapagsasabi o nakahihingi ng kahit anuman sa kanila. Kasi wala tayong intimate relationship. Hindi mo masabi yung gusto mo. Diba? Minsan, nape-prejudge natin yung magulang natin, oh, pakita pa ako uhihingi, alam ko namang wala kang maibigay. Kahit papano, makahingi tayo. Kung may maibigay sila, aba, edi mabuti. Kung wala, basta mahalaga, na-exercise mo, na-enjoy mo yung intimacy with the Father.
And you know, brothers and sisters, this is the very reason kung bakit naisulat po ni Paul ang mga salitang ito. You received the spirit of sonship, and by him we can cry, Abba Father. We can cry, Abba Father. Ano po bang ibig sabihin nito sa Aramaic? Sa Aramaic, ang ibig sabihin ng pong Abba is not father but daddy or papa. No, taga Isabela ka, ammo, na Ilocano ka, tatang. Okay. Pero pag sinabi mong father is a very general na pwedeng pagtawag sama. But if you call, tatawagin mo yung tatay mo sa salita na yung bang, alam mo yun, dahil close ka. And you call your father daddy, iba po yun eh, di ba? Amen? Sabi nga po natin, daddy. Sabi nung iba, the daddy-daddy ka dyan, bakit mayaman ka ba? Pero pag sinabi mong papa, iba din eh, di ba? Pag sinabi mong tatang, iba eh. May relationship ka. Can I hear amen? And that's intimacy. We can cry to our Father, Abba Father. Masasabi mo lahat ng gusto mo sa Kanya, makiklaim mo kung ano yung gusto mong iklaim dahil meron kang intimate relationship. And you know, this is the privilege of being a son. Pwede mong sabihin sa Diyos Ama ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Directly. Di mo na kailangang dumaan sa iba. But you can call to your Father, Dad, kailangan ko ng ganito. Can I hear amen? Can I hear amen? Gano po ba tayo ka-intimate sa mga tatay natin? Ako, lumaki po kasi ako sa bahay na wala pong tatay. Kaya hindi po ako marunong humingi. Nagkaroon po ako ng stepfather, pero ang kabilin-bilinan ng nanay ko, huwag kang hihingi ng kahit na ano sa kanya. Kaya hindi po ako natutong manghingi sa mga magulang ko. Pero ngayon na taga-aral po ako ng Biblia, iba rin po pala kapag ma-exercise mo yung pagiging anak. And that one of the privileges na ibinigay po ng Panginoon sa atin, ang Panginoon, meron siyang intimate relationship sa atin. Ang tanong ngayon, tayo na mga anak, meron ba tayong intimate relationship sa Kanya? Alam mo kung bakit ko sinasabing intimate ang relationship ng Panginoon sa iyo? One way. He knows everything about you. Do you get my point? Alam niya ang emotions mo. Bilang niya pati buhok natin. Kaya nga nung nagtanggal ka ng kilay mo, alam mo, alam niya kung ilan ang naiwan eh. Ganon kalapit ang Panginoon sa atin na maging ang atin pong pagkatao, yung framework ng ating katawan, alam na alam ng Panginoon. Ganon siya kalapit sa atin. Ang problema lang ngayon sa sonship natin sa Kanya, tayo, mukhang hindi po natin ganun kakilala ang atin pong Panginoon. Kaya kapag tayo nagkasala, ayaw na nating lumapit sa Panginoon, nagigilty po tayo. Why? Because you do not know that your God is a forgiving God. Hindi mo alam na ang Panginoon mapagmahal, na kahit anong kasalanan ginawa mo, mamahalin ka pa rin niya. But this is the privilege na tinanggap natin sa Panginoon. We can cry, Abba, Father. Marami pong nagtatanong ng mga Bible scholars, bakit ang ginamit ni Pablo dyan ay we can cry. Sa mga panahon na tayo po ay napaka-desperate sa buhay po natin, sa mga panahon na sa buhay po natin, bankrupt po tayo, wala tayong kakampi. When you cry to your father, daddy, when you cry to the father, papa, alam mo,
wala ka pang sinasabi. Marinig lamang ng Ama na tinawag mo siya sa kanyang pangalan, as a dad, as a papa. Ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan natin. That's how intimate relationship meron ang anak sa kanyang ama. That's how intimate relationship meron ang ama sa atin. Can I hear amen? So that intimacy is a privilege. Kaya tayo bilang mga anak ng Panginoon, hindi po pwede na hindi tayo maging intimate sa Panginoon. So every day, develop that intimacy with God. The more intimate relationship meron tayo sa Panginoon, the more you receive favor and grace sa Kanya. When we have that intimacy, intimate relationship with our God, doon mo ma-enjoy yung love, yung trust ng atin pong Panginoon. At the more you will become familiar with the Father. Sabihin nga po natin, familiar. Alam mo, tayong mga anak, boses pa lang ng tatay natin, alam na natin kung masaya ba sila o hindi. Amen. Meron pong mga gawi ang atin pong mga mahal sa buhay na madali mong maintindihan. Yung mga nanay natin, pag hindi sila umiimik, di po ba natataranta tayo? Mukhang may susunod na mangyayari. Familiarity. Now, are we familiar with the move of God in our lives? And you know, yan ang one of the reason why Christians cannot enjoy the relationship with the Lord. Because of the problem na hindi kasi ganun ka-intimate ang relationship natin sa Ama natin. But again, God had given us, ginawa ng Panginoon yung first move to develop intimate relationship with us. When we call, He will answer us. Can I hear amen? When we ask, God will give us. Kapag tayo daw kumatok, pagbubuksan tayo. Di po? Bakit? Meron siyang intimate relationship with us. Katulad po nung anak na umalis, di ba? Nung bumalik, malayo pa lamang siya, sinalubong na siya. Nung lumabas siya sa bahay nila, mukhang mataba pa siya. Nung bumalik, mukhang payat na siya. Pero kahit siya ay payat at nangayayat na, malayo pa lang nakilala na siya ng kanyang ama. Do you know this story? Sapagkat ang mga ama, alam nila sino ang kanilang mga anak. And then number four, privilege of being a son is the assurance na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ano sabi po ng verse 16? The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Hindi kailanman nagdududa ang Panginoon sa kanyang mga anak. At hindi mo kinakailangang pagdudahan ang pagiging anak mo. Why? The Spirit Himself testifies with our spirit that we are a child of God. The devil will always come and accuse us
na meron tayong broken relationship with the Father. Wala namang ginawang mabuti ang demonyo but to accuse us eh. Amen? Every time we come to the presence of God, sasabihin niya, oh, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Hindi ka naman anak. But the Spirit Himself, sabi po ng Bible, testifies with our spirit that we are God's children. Ang Diyos mismo ang nagsasabi sa mga espiritu natin that we are children of God. Kaya kahit anong sabihin ng mundo na hindi tayo qualified, na hindi tayo pumasa, na hindi tayo karapat-dapat, no one can stop us of claiming that we are children of God because of the Spirit Himself testify in our spirit that we are God's children. Are you with me? We have the evidence that we are a child of God. Meron po tayong mga ebidensya na tayo nga ay anak ng Diyos. Ano yon? Ang Espiritu mismo ng Panginoon. Alam nyo, every time na pumupunta po ako sa meeting, ewan ko kung napansin po ninyo, every time na pumupunta tayo sa maraming crowd, alam mo, meron po tayong feeling na parang nangangati yung ilong natin, na tuwing meron ka mga nakakausap, parang nandun yung feeling mo na, oh, baka naka-acquire ako ng virus. Kapag uwi mo, pinakikiramdaman mo yung sarili mo. May lagnat ka ba? Lalo na kung kasambahay mo, diyan ka muna, huwag ka muna spray. Because the devil is trying to, you know, nilalagyan po niya tayo ng fear to question yung pagiging secured po natin. But you know, ang natutunan ko po ngayon is I am always telling to the devil the assurance that I am a child of God. Psalms 91. When we make the Most High as our dwelling place, di ba? Ang sabi po ng Bible, walang makalalapit na kahit na ano na makasisira sa atin. Can I hear amen? Kahit si variant D, hindi po makalalapit sa atin. Halimbawa man na lumapit sa atin, hindi po tayo maano. Bakit? God had given us that assurance. Kung halimbawa man lang na tayo po'y nakapitan, hindi po ba natin pwedeng sabihin? The Spirit testifies in my spirit that I am a child of God. And as a child of God, meron tayong tinatawag na immunity. Can I hear amen? Pero yung immunity, Pastor, ibig bang sabihin, hindi na tayo magpavaksin? Hindi, magpavaksin pa rin tayo. Do you get my point? Pwede ba natin basahin ng malakas ang verse 16 po nito? Can we read it aloud now? Go. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Can we read it again? The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ang gagawin ng kaaway, lagi niyang tatawaran, kequestionin yung pagiging anak natin. To control us, to stop us of receiving favors and grace from the Lord. But we need to claim, ito pong bagay po nito. We need to give the devil an answer. We know the assurance na ibinigay ng Panginoon sa atin that we are a child of God. Can I hear amen? So that's a privilege na tinanggap natin sa Panginoon. Number 5, in verse 17. Ano ba ba sabi ng verse 17? Now, if we are children, then we are heirs.
heirs of God and co-heirs with Christ. Dahil tayo daw ay mga anak ng Panginoon, tayo ay tagapagmana. Wow, hallelujah. That's number five. We have that inheritance. Di tayo napamanaan ng kahit na ano sa lupa, huwag kang mag-alala. We have an inheritance from the Lord. Tinawag po tayong heirs of God and we are co-heirs with Christ. Kung anong pag-aari ng Panginoon, pag-aari natin. Yung bahay ng Ama, atin din po yon. Di po ba tayo masaya dyan? Lahat ng pag-aari ni Jesus sa'yo. Lahat ng pag-aari ng Diyos Ama sa atin. Ang langit at ang lupa sa Panginoon. Amen. Can I hear amen? Tapos tayo na nasa lupa, lungkot na lungkot tayo. Wala tayong pag-aari. But this will encourage us, brothers and sisters. Lahat ng sa Ama ay sa atin. Lahat ng ibinigay kay Kristo ay sa atin din. Bakit? We have an inheritance. Kaya alam mo, ang buhay Kristiyano, totoo ang awit, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Wala ka bang lupain? Huwag kang mag-alala. Ang langit at lupa sa Panginoon. Are you with me? Sasabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang malungkot. Lahat ng pag-aari ng Diyos Ama sa'yo. Inheritance. We have an incredible future. At alam nyo, this will encourage us to go on in our Christian life. Inassure na ng Panginoon ito that even His kingdom ay sa atin. And we belong to that kingdom. Kaya nga po tayo, hindi po kolelat ang buhay natin. Hindi po totoo na kolelat ang buhay natin. We receive an inheritance from the Lord. Nilagay po ng kaaway sa isip ko nung sa matagal na panahon. Walang iniwan na kayamanan ng nanay at tatay ko. So nilagay ko na sa puso ko na, okay, kung saan ako mamamatay, sige na lang. Forget about house and lot. But you know, nung tayo po ay nag-aaral ng Biblia, hindi po pwedeng walang ibibigay ang Panginoon sa iyo. Minsan meron po akong maling interpretation doon sa sinasabi ng Bible na yung mga Levites, wala silang pag-aari. Dahil ang pag-aari nila ay ang Panginoon. But you know, habang nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, it is God's design in our Christian life, God will give us inheritance. It's not too late. Sabi mo nga sa katabi mo, magkakaroon ka ng inheritance. Kausap ko si Mase at saka si Carrie nung isang araw, yeah. And you know, they are planning to buy land na gagawin po nilang farm. Sabi ko, buti pa tong mga to. Tapos meron pa tayong isang member sa church na nasa ibang lugar na po ngayon. Bumili po siya ng property niya. Binili niya yung property. Something like 1,000 square meters lang yata. Komo hindi po nila magamit yung kanilang 1,000 square meters na nabili. Binenta po nila. At nung binenta po nila yung lupa nila na yon, they were able to purchase
5 hectares of property na punong-puno na ng fruit-bearing trees, merong fish pond, merong rice field, and they are enjoying their farm now. Gusto ko mong ipakita sa inyo ito. 1,000 square meters nung binenta nila, nakabili sila ng ready na farm, 5 hectares mahigit yata. And now they are enjoying the harvest. Ano pong ibig sabihin? Inheritance. Today, my brothers and sisters, if you know your position as a child of God, now is the time to experience harvest in our Christian life. Can I hear amen? Can I hear amen? Ngayong pandemic, ang dami pong nagbebenta ng mga properties nila. Bakit? Dahil sa bankrupt ang ating ekonomiya. Pero ang mga anak ng Panginoon, ito ang panahon to receive our inheritance. Are you claiming it? It's a privilege as a child of God. Do you want more? Dalawa na lang. Lahat ng mga pinag-usapan natin na lima, puro mga magaganda. Pero itong pangalawa mukhang kine-question ng ilan. Masarap i-claim yung atin pong privilege as a child, no? Na puro mga positive, we have our security, we have that authority, hanggang sa meron tayong tinatawag na inheritance, enjoy. Pero alam nyo, privilege din ng pagiging anak ang bibigyan tayo ng discipline. Are you still excited with this? Privilege na ikaw ay madisiplinahan. Pero marami pong mga anak, tuwan-tuwa silang tumanggap ng gift, tuwan-tuwa silang mapag-aral, tuwan-tuwa sila na makatanggap ng benepisyo sa mga magulang, pero hindi sila natutuwa kapag sila ay dinidisiplina. But I'm telling you, discipline is a privilege. Sa verse 17, sabi po dito, now if we are children of God, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. Pero yung sumunod po na sentence, if indeed we share in His suffering. Eh, ibang istorya na po yan. Kung kanina, dun sa benefit ng 1 to 5, makangiti po tayo. Pero ngayon, biglang bilang anak ng Panginoon, kinakailangan mo ding may suffering, biglang nagbago yung ngiti. Eh. Kailangan bang makishare sa suffering? Eh, sabi po kasi ng Bible eh, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Amen! Can I hear amen? Parang ganito po yan, may handaan sa bahay, wow, ang saya-saya! Diba? Pero gusto mo bang makisaya? Pumunta ka rin naman sa kusina. Diba? Ang kape mangufun, maggarigit. Tumulong ka rin lang naman na kahit papano to prepare the food to celebrate. Can I hear amen? Hindi po pwedeng tsaka ka na lamang dumating kapag nakahanda na lahat. Tapos nung kainan na, oh, enjoy, 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 enjoy. Pagkatapos nung pag-uurong na naman, nawala ka na naman. Eh mukhang hindi ka member ng tahanan. So ano pong nangyayari? Sisigaw yung nanay, mga anak, nasaan na kayo? Walang umiimik. Pakiurong na yung mga kinainan. Walang gagawa. Nagalit si nanay, ano ba? Sumagot yung isang anak, sino ba kasi tinatawag mo? Epito yung anak. Sumagot, tumawag yung nanay, mga anak! Ngayon, ugali ti anak, et urayin tayo no sino ti ayaban na. Bagay jay favorite, di kanayon ng igat-gatangan.
sitayuhan tayo nga favorite. Di pa ba may mga ganyan? Pag tinawag mo yung wrong name, bakit ako? Di ba siya favorite mo? Siya manin? Oo, mga anak. Sabihin nga natin, mga anak. Di ba? Nupangan, alisto. Nutrabaho, awanin. Eto ngayon, disiplina. Panganay na anak, ito gawin mo. Pangalawang anak, ito gawin mo. Bunsong anak, ito gawin mo. Di ba ba? Sabi nung iba, matagi ko malatahag, hahanahandan. Huwag na tayo maganda. Meron namang paraan. Ano? Food Panda. But you know, brothers and sisters, discipline is part of the privilege. Alam mo kung bakit tayo dinidisiplina ng Ama? Sapagkat mahal niya tayo. Amen? Hindi ibig sabihin na pag tayo pinalo, pag tayo pinagalitan, pag tayo dinidisiplina, hindi ka mahal. No. Dinidisiplina tayo sapagkat mahal tayo. Nasisingat pa ba mangan kayo mo, memang nagkun kaam. Disiplina. Ang sarap kaya ng papaitan. Tapos sasabihin ng asawa ko, huwag kang kakain masyado ng papaitan, ha? Pero alam mo, na-appreciate ko po minsan. Ilan na ho dito ang tumanggap ng disiplina? Taas ang kamay. Ayan, di ba? Now, if we are children, then we are heirs, and if indeed we share in His sufferings. Alam niyo si Jesus, meron din siyang suffering. Pwede ba namang na hindi tayo makibahagi sa kanyang suffering? Kinakailangan makibahagi tayo sa kanyang suffering. May persecution, may mga trials na darating sa buhay natin. Hindi po pwedeng hindi ka makaranas niyan. Bakit? In order for you to share also in His glory. Kung ang Panginoon nga na-persecute, ikaw pa kaya? Kaya yung iba ayaw ng persecution. Dahil ayaw ma-persecute, hindi na siya nag-soul win. Hindi na siya nag-witness. Ayaw na nang magsalita tungkol kay Kristo. Tanong, pagdating sa langit, saan ka ire-reward? Sige nga. Pagdating ng coronation night sa langit, saan ka ire-reward ng Panginoon? Pumasok po ba sa isipan natin ito? Pagdating ng pagbibigay ng reward sa langit, lahat tayo excited, di ba? Pero hindi mo ba tinanong sa sarili mo, anong paligsahan ang sinalihan mo? Naka-uniforme ka ng basketball, hindi ka naman naglaro. Pero member ka ng team. Ako nga tagadala ng team eh. Tagadala ng team ba? Di ba? Naka-uniforme ka nga, nasa loob ka naman ng ring. Pero anong ginawa mo? Do you get my point? Marami pong mga Kristiyano ngayon, tuwan-tuwa sila. Ire-reward tayo ng Panginoon sa langit. Oh, yes, may coronation night sa langit. Wow, praise the Lord, praise the Lord. Tanong, binigyan mo ba ang Panginoon ng dahilan para ka ireward? May glory na ibibigay, pero nakisama ka ba sa suffering? That's a question. Kaya sa langit, pagdating ng araw, marami pong magsasabi ng ganito, wrong mistake. Life na inaasahan po nila, hindi po ganun. So whenever God gives us discipline, wag ho tayong lumihis. Tanggapin po natin. Huwag ho tayong umiwas sa persecution, huwag po tayong umiwas sa mga problemang Kristiyano sapagkat bahagi po ito ng buhay Kristiyano po natin. Can I hear amen? Now, pwede man mang makita yung Hebrews chapter 12, verse 9 and 10? Hebrews chapter 12. Can we read it aloud?
Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirit and live? Verse 10. Our fathers discipline us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. Yung kalooban ng Panginoon, privilege po ng pagiging anak natin yung didisiplinahin tayo ng Panginoon. And then number 7, nilagay ko po dyan in your notes, family likeness. Same, same. Okay? You want to experience God's glory? Then, huwag ho tayo umiwas sa mga sufferings ng buhay Kristiyano po natin. God works in us through our circumstances so that we would be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers, according to verse 29 ng Romans chapter 8. Romans 8, please. Verse 29. Can we read it? For those God foreknew, He is also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Kung ang Panginoon ay nag-suffer, tayo man din merong suffering na mararanasan. Bakit? Kung ang Panginoon nga firstborn nag-suffer, tayo man din ho. May mga sufferings tayong pagdadaanan. But remember, brothers and sisters, ito po ay dahil pribilehyo na tayo ay makibahagi sa mga sufferings ng atin pong Panginoon. Kung ang Panginoong Yesus ay nag-suffer, ang mga disciples, ang mga apostles ay nakag-suffer ng mga persecutions in their Christian life, maging tayo man, we will experience it in order that we can also claim yung pagiging heir natin sa Panginoon. Acts chapter 5 verse 41. Acts 5:41, ang sabi po ng Bible. Can you read it aloud? The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they have been counted worthy of suffering disgrace for the name. Alam nyo, nung kubabasahin po ninyo Acts chapter 5, pinersecute po sila. Pero nung sila po ay pinersecute, naging masaya po sila. Alam nyo kung bakit? Sapagkat alam nila, karapatan nila ang makaranas po nito bilang mga lingkod ng Panginoon, they will also receive the glory, yung privilege na tumanggap ng glory na nagmumula sa Panginoon. Brothers and sisters, this is your privilege as a child of God. Can I hear amen? Sabihin nga po natin, I am a child of God. Now, if you are a child, may mga privilege po tayong tinanggap sa Panginoon. Enjoy your Christian life and always bear in mind, no one can separate us from the love of Christ. Can I hear amen? Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Lord, we thank you. Sapagkat sa araw na ito, Panginoon, ay ipinaunawa mo sa amin the sonship that we have received from you. Kami ay naging anak hindi dahil, Panginoon, sa anumang magabagay. Kami ay naging anak, Panginoon, because you have qualified us to be called sons of God. And the Spirit of God testifies in our spirit that we are sons. And that today, Lord, you have given us the privileges. You have given us, O God, that security.
The security, Panginoon, that no one can separate us from your love. You have given us, Lord, the authority. Na kung anong authority na meron ka, Panginoon, you had given it also unto us. The intimate relationship sa Father, Panginoon, ay binigay mo rin sa amin. The assurance that, Lord, we are co-heirs of your inheritance. Lahat ng ito, Panginoon, ay binigay mo na sa amin. And so today, Lord, we are so willing to receive discipline because we are a child. And that we believe, O Lord, bilang mga anak, member of the family of God, kung ano yung likeness mo, yung holiness mo, Panginoon, yun din po magiging holiness na meron po kami. And nothing is impossible. Because Lord, we believe it is not by might nor by power, but by the Spirit. The Spirit not only to testify about our sonship, but the Spirit that will help us, O Lord, na matapos namin ang calling na ito, na magawa namin, Panginoon, ma-perform namin ang aming karapatan bilang mga anak. Thank you for that Spirit. And so, Lord, today, we believe we can call you Abba Father. You are our Daddy. You are our Papa. Lord God, may you touch our lives now. That in this life, may we enjoy being sons, being daughters in the family of God. Maraming salamat, Panginoon, at sa araw po na ito, alam namin, Lord, may mga inihanda ka para sa iyo mga anak. And that, Lord, walang anak, Panginoon, na mawawalay sa iyo sapagkat mamahalin mo kami at yayakapin mo kami. Sa mga panahon na kami mawawala, Panginoon, hahanapin mo kami. Kung kami man, Panginoon, ay mawalay. But when we decide na lumapit sa iyo, Panginoon, sasalubungin mo kami, yayakapin mo kami. Bibigyan mo kami ng bagong robe, bibigyan mo kami ng bagong singsing, bibigyan mo kami ng bagong sandalyas. And Lord, you will call even the angels in heaven. You will celebrate, O God, because we are sons and we are your daughters. Now, Lord, we submit our life to you. Again, in this life, may we learn to honor you as our Father and we receive the sonship, Panginoon, na binigay mo na sa amin. Salamat po, Panginoon. Bless your children now. Maging ang lahat ng mga anak, Panginoon, na nasa kanila pong mga tahanan na nanonood, Panginoon, sa gawain na ito. May you bless them. And Lord, today, we are your people. We are your children. We claim it and we receive it in Jesus' name. And everyone will say, Amen. Before we close, let's prepare our tithes and offering. At tayo po'y magbibigay sa Panginoon. Do you really love your Father? Let's prepare our gifts for our Father at tayo po ay magbibigay ng ating pong kaloob sa Kanya. Lord, we thank you. This is to honor you, O God, our Father. You have given us inheritance and now we are giving you our tithes and our offerings for you deserve it, O God, and we want to honor you with our wealth. And so today, Lord, we give you all these tithes and offering. Receive it for your glory. And God, may you bless all the works of the hands of your people and be glorified as we give this, O God. In Jesus' name, and everyone will say, Amen.